2018 to 2019. Yo, what's up, yalo? Pong yung lingkod. Bago po mag-end ng 2018, bago po tayo pumunta sa 2019, papakita ko sa inyo kung yung paghahanda, paggunita ng 2019. Ito, punta po tayo sa baba. So, baba. Ayan sila mama, yung luto. Ito ang mga kanin. Ayan po yung ulam. At makikita nyo ngayon yung wine. Mga prutas. Kain kayo yung ganda. Hindi ko lang kung anong tawag dyan. So ito, fried chicken. Ang oras po natin ngayon ay 8:24. Bago mag ano. Ayan, papakita ko sa inyo kung sino yung mga nagluto dito. Ayan. Ano pa yung? Turon. It's not turon, it's lumpia. Lumpia, gumagawa siya ng lumpia. So ano yung nasa inner ng kanyang inyong lumpia po, ate? Of course, vegetables sauteed in oil. So ayan po, lumpia po yan ni Miss Felisa. Hindi po po papakita yung kanyang mukha kasi agad niya daw po siya. So, ayan po yung niluto ni Mama. Ano yan niluto-luto, Mama? Dilagang baka. Ha? Dilagang baka? Dilagang baka. So, may ano? Basically guys, may corn. Baka, actually guys, kanina lang po sila nagluluto dito. At anong oras yung nag-start kayo nagluto dito, ate? We started at around 10. 10 o'clock. Nang aga? 10 o'clock ng maga? 10 a.m. Oo, so 10 a.m. sila nag-start tapos ano na ngayon, 8 p.m. na hindi pa din tapos. We only cook lumpia since 10 a.m. Since 10 a.m. daw. If I see my face there, I will kill you. Okay, no more face. Okay guys, kung nakikita niyo pa ngayon yung hugasin. Yung lang kasi yung maghugas, yan si Mr. Noob yung maghugas dyan. Kayo maghugas. So nakikita niyo naman po guys, yung paghahanda nila ng 2019 and yon. Nagsimula sila ng 10 a.m. and then 8 na po ngayon, hindi pa din natatapos sa gabi. So yun. What the heck, 75? 75. May sira ata yung timbangan na yan kasi kahapon 72 lang ako tapos ngayon naging 75. Hindi pa naman ako kumakain ngayon. Ah, oo nga kasi dala din tong camera na to. So, malamang 3 kilograms itong bitbit ko ngayon. 3 kilograms 'yan. Actually gutom na po ako. Guys, ayan na guys, subscribe niyo po si Mr. Noob sa kanyang channel. Mag-treat, no, 3,000. 580 na si Mr. Noob, so road to 4,000 na. So, yun. So, hopefully this 2019, no, magiging successful si Mr. Noob sa kanyang YouTube channel. Kagayaan kung ano ang paglago ng ating YouTube channel. So, guys, samahan niyo po siya, supportahan niyo po siya, gagayaan ang pagsuporto niya sa akin. Kasi magkapatid po kami, and yun. Ito po yung ano, wala po kaming paputok. So, yung ginagawa na po namin, walang paputok dito, guys. Ito lang po kami nagsiselebrate. Nung sa Bohol kasi, nagsiselebrate kami sa Bohol, gumagawa kami ng ano, paputok, like buka. Boom, boom, boom! So, interview yung brating sa yalo. Ngayong 2019, anong advice mo sa mga taong nag-start pa lang sa YouTube? Guys, ang ma-advice ko lang sa inyo, kung nag-start pa lang kayo sa YouTube channel, like, wala pa kayong subscriber, like, ito lang talaga. Magsimula sa basic. Yun lang talaga yung gulang dyan guys, no? Magsimula lang sa basic kahit wala kang camera. Kung may cellphone din, may camera yung cellphone mo din, gamitin mo siya pang camera, ganun. Like magsimula lang talaga sa basic. Ako kasi nakakita ko ng camera sa cabinet ng aking mama. It's like ano, camera pero hindi na nag-o-on. Ang ginawa ko, wala pa akong pera dun. Tapos kinuha ko na yung camera at ipinaayos ko sa ano, sa technician. Parang 800 po ata yun. Tapos wala, 500 lang po yung pera ko. So sakto po guys na pension po yun ni mama. And ako anong parang 300 sa kanyang sweldo. So yun. So tingnan mo naman ngayon, worth it naman di ba? Kasi nagsimula doon lahat sa camera guys, sa pakita ko sa inyo. Basta sinasabi ko sa inyo, magsimula lang talaga sa basic guys. Actually yung setup ko na 120,000 sa PC guys, galing po yun lahat sa YouTube money po yun guys, no? At wala pa ako nilabas na pera doon. Even kay mama, even sa like YouTube money lang po yun lahat. Basta magsimula lang talaga sa basic, yun lang. So, anong may dudulot ng YouTube sa mga bataan? Actually guys, yung YouTube kasi is for entertaining. And it's like comfort. Kapag mayroon ka problema, pumunta ka sa YouTube para makalimutan mo yung problema mo. Parang kaka-break mo lang ng yung girlfriend. Kailangan mo i-comfort yung sarili mo para hindi man lang iikot yung mundo mo sa problema. So, laking may dudulot yung YouTube kasi parang ini-entertain kanya. Actually, madaming content creator sa YouTube, hindi lang po ako isa. And kung hindi ka man po na-entertain sa akin, andun na lang po sila yung ibang content creator na mag-i-entertain sa
mga kabataan if gusto nila makalimot sa kailangang problema or hindi iikot yung yun. Gusto nila makalimot ang problema or ma-comfort zone. Kumbaga comfort zone. So, anong comment ng pamilya mo nung pinagsabay mo yung pag-aaral sa YouTube? Hindi ba sila nagalit dahil pinagsabay mo yung pag-aaral mo at pag-YouTube? Kasi mahirap yun pag nag-aaral ka, lalo na kung may exam kayo, tapos gumagawa ka pa ng video. Yung pag-manage ng time, kumbaga, kailangan mag-aaral ako ng 3 hours straight. Nag-aaral lang ako ng 3 hours straight, wala kong YouTube, video games, gano'n. Hindi pa ako nag-edit and just manage your time lang. Dapat alam mo lang kung paano mag-prioritize ng time at saka kailangan self-discipline lang talaga. Bakit lumipat ka sa game content na dati ay lyric prank yung ina-upload mo? Guys, lumipat po ako sa gaming content kasi guys, dati lyric prank po yung ina-upload ko. Like, nag-upload po ako ng 4 videos in a month. So yun, lumipat po ako sa gaming content. Kasi yung lyric prank kasi guys, sobrang napaka-sikot-sikot na editing kasi yan. Sobrang kailangan ng time and effort. Pero yung gaming content, nakaupo ka lang dyan, harap sa computer, and then may camera dyan, and yun, nakaganan ka lang, and then may content ka na. Unlike sa lyric prank kasi guys, kailangan mo pa kulitahin yung kailangang screenshot para i-edit mo, tapos nagkaproblema po ako sa kanta. Kasi na yung mga kanta nga is na hindi na siya, naka-third strike na, so that's bad for my channel guys. I mean, nag-down po yung channel ko dahil dyan sa copyright. Kapag ganyan, like, mayroon ka ng mga 3 strike, pwedeng ma-take down yung channel mo. So, yun na nga. Isa po yung dahilan. Isa po yung number one na dahilan kung bakit ako tumigil sa pag-lyric prank dahil dyan sa copyright strike. Mag-upload ka pa din ba ng lyric prank? Mag-upload naman ako ng pag-lyric prank, pero kapag bubuti na po yung mga kanta ko, guys, kasi, yun na nga, na-copyright strike po ako. Kapag bumuti po yun guys, ay pwede na po talaga ako mag-upload ng lyric prank. So yun guys, So yun guys, if bumuti na po yung channel ko guys, kasi muntikan na po talagang masira po yung career ko dahil dun sa covered strike. So yun. So basically guys, New Year na po ngayon. 2019 na po ngayon and nakikita niyo po ngayon sa Pinas. Super daming paputok, like what the heck bro? Bro, nakikita mo yan bro? Like ayan bro, exactong 2019 po yan, makikita niyo. Yeah. Iwan ko ba kung bakit? Ayan. Magkabilaan guys. So yun na po guys, at happy new year guys, no? At nakikita niyo po ngayon, ito po yung kwarto ko, ginawa ko po ano, tinawaran ko po ng nag-ininstallan ko po ng ilaw dyan. Tumari, ngayon lang, kasi hindi naman po palagi yan eh. Kukunin ko lang din naman yan eh. So yun, kung nakikita niyo po yun, sa labas, grabe yung putukan guys. And natatakot ka lang pumunta sa labas, baka mabaril ka ng ligaw na bala. Like what the heck bro, daming ligaw na bala sa labas and nagpuputukan silang lahat. Calling Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, Happy New Year! Bakit ba naalala ko si Manny Pacquiao dito sa kapag yung sikat na meme dito? Kikita yun ito, ang dami ng tututok. Akala ko bawal na ba yung paputok? Bakit ang dami pa din napuputok? Yan, oo. Diba, puputukan pa sila doon, oo. May fireworks display pa doon. May kahit saan, may fireworks. And Happy New Year! Yun, sige guys. Yan lang yung yung New Year ni Manny Pacquiao daw. So yun guys.
So basically, it's happy New Year sa inyo lahat. And thank you so much. Maraming salamat sa support. Kung di hindi dahil sa inyo, like ngayon 2018, like isa kayo sa naging party sa pagiging 2018 ko and nagiging pagiging successful ko sa 2018, guys. I mean, mga basher, mga disliker ko man dyan. At maraming salamat po sa inyo lahat, kahit mga basher, mga disliker ko. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga comment nyo, sa mga good comments, sa mga bad comments. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung di dahil sa inyo, hindi po ako matatagumpay sa aking karita. At yun lang po, guys. Thank you so much, guys, for making 2018 complete. And yun, maraming salamat. 2019, peace!